si Lapu-Lapu. Si Lapu-Lapu ay itinuturing na isa sa pinakadakilang figura ng sinaunang kasaysayan ng Pilipinas. Si Lapu-Lapu ay kilala rin sa pangalan na Kulipulako. Ang bayani ng Mactan at Manlulupig ni Magellan ay inilarawan bilang strikto, matalino at hindi nagpapatinag. Siya ay tuloy-tuloy na nakipagdigma laban sa makapangyarihang pinuno ng Cebu na noon ay mas higit na malaking kaharian kaysa sa kanyang maliit na isla ng Mactan. Ayon sa kasaysayan, ang isla ng Mactan, bagamat maliit, ay isang maunlad na komunidad nang ang dakilang si Magellan ay dumating sa Cebu. Bilang isang matapang na manlalayag at sundalo ng Espanya, sinunog ni Magellan ang isang nayon nang malaman na ang ilang mga naniniraan sa maliliit na isla ng Cebu ay tumangging kilalanin ang hari ng Espanya. Si Lapu-Lapu ay isa sa mga katutubong leader na tumangging kilalanin ang kapangyarihan ng Espanya sa mga isla. Nang maglakbay si Magellan papunta sa isang pinuno ng isla, dala ang 3 barkong puno ng mga Kastila at 20 barko ng mga Cebuano. Sinalubong sila ni Lapu-Lapu at ng kanyang mga tauhan na armado ng mga katutubong elemento ng pakikipaglaban gaya ng kahoy na kalasag, mga pana at mga sibat. Ang mga mananakop na mga Espanyol at ang mga Cebuanong kasama nila ay napabalik sa kanilang mga bangka. Subalit, ang kanilang pinuno na si Magellan ay nakatagpo ng kamatayan sa kamay ni Lapu-Lapu. Ang labanan sa pagitan ni Lapu-Lapu at ng dayuhang mananakop na si Ferdinand Magellan ay naganap noong Abril 27, 1521. Sa pinaniniwalaang eksaktong lugar kung saan napatay si Magellan, ngayon ay nakatayo ang isang kahanga-hangang monumento sa karangalan ni Lapu-Lapu. Inilalarawan nito ang bayani na may hawak na tabak sa isang kamay at isang kalasag. Sa kabilang banda, ang mga armas ay pinaniniwala ang ginamit sa kanyang pakikipaglaban kay Magellan. Ang monumento na ito ay isang paalala sa katapangan ng mga Pilipino. At ito ang kwento ni Lapu-Lapu.